Bago po tayo magsimula sa ating mga tayo po muna ay mawit sa ating Panginoon. Amen? Amen! Sino po ang gusto ng mawit sa ating Panginoon? Hallelujah! Amen! Mukhang mahina po ah! Amen! Hallelujah! Awitin po natin yung halina at sama-sama. Amen? Amen! Oh, my God.
Panginoon, Lord, hallelujah. Purihin natin ating Panginoon, worship the Lord, hallelujah. So, we'll be right back.
Ending po yung kanta namin tsaka yung way ng worship nyo kay Lord. Ganyan ito rin po.
Hindi ko mapigil yung iyak ko. Common na yan. Common na yan, kahit lalaki. Kahit nga lalaki dito, kabudol. Siguro ito yung time ng repressing ko sa kay Lord. Within 8 years sa Korea, ngayon ko lang nasumpungan yung tahanan ng Diyos na alam kong doon ako nararapat. Amen. Nung nasa Pilipinas po ako ay isa po akong ang aking pong pamilya sa mulat sa pulpo ay Kristiyana. Pinalaki po ako ng aming mga magulang na laking simbaha every Sunday. Active po kami lahat sa church. Hanggang sa maging kabataan ako, naging isa din po akong youth leader ng aming church. Minsan po ay nagamit din po ako ng Panginoon sa mga katulad ditong worship or fellowship. But since nung mag-Korea ako, parang hindi ko nasumpungan yung sa tahanan ng Diyos sa tulad nito. Matagal kong hinahanap. Matagal kong hinahanap sa sarili ko na asan ba yung lugar na dapat ako. Alam ko maraming pagkukulang sa Kanya dahil nakain po ng aking panahon. Nakain po ng aking trabaho yung Panginoon na para sa Kanya. Kung every Sunday. Siguro po dahil sa pangangailangan sa financial, alam po naman po natin yung buhay sa Pilipinas, kailangan ko mong trabaho para masuporta hindi lang ang aking mga magulang, kundi yung dalawang batang nasa akin ngayon na pinapalaki ko. So alam ko napakarami kong pagkukulang kay Lord. Kaya nung kanina, nahihiya ako sa Kanya dahil within 8 years, ngayon ko lang siya natagpuan sa pamamagitan ninyo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Minsan nawawalan ako ng pag-asa, lalo nung nagkasabay-sabay yung pagsubok na dumarating sa akin. Tumasago, nawalan ako ng trabaho, na-aksidente yung mother ko. Yung eldest child ko is nakagat ng aso. In 1 week time, sobrang buhos pagsubok sa buhay ko, pero never ko siyang sinisi. Dahil alam kong pagsubok lang pa na hindi niya ibibigay na hindi ko kaya. Amen. Praise the Lord. Alam kong ipoprovide yung lahat ng bagay para hindi lang sa akin, kundi sa bawat sa atin. Amen. Siguro din naging way din yung pagkatanggal ko sa trabaho dahil naklalaw Sister Owe. Amen. Thanks sa Kanya dahil sa Kanya nakilala ko kayo at napunta ko rito. Amen. Dahil kung hindi ako nakulala ng trabaho, mawawalan ako ng time para pag-communicate kay Lord. Amen. Sa katulad ni Sister Owe, dahil sa Kanya nakilala ko kayo at napunta ako dito at naranasan ko muna yung ginagawa ko sa Pilipinas. Amen. Kaya sabi ko, lahat ng bagay may dahilan. Amen. Hindi man ako makaharap ng trabaho ngayon, pero pakaramdam ko, andyan lang yung trabaho. Amen. Ibigay ni Lord sa akin anytime. Amen. In God's way. Amen. In perfect time, in perfect place. Praise the Lord. Minsan, last week lang, nakaisip na ako umuwi ng Pilipinas. Sa 8 years na pagtrabaho ko, umikot lang ako sa isang lugar, sa isang company na hindi ko sukat akalain sa agad-agad ay mawawala sa akin. Yung company ko ay tinuring kong second family ko. Christian din yung sergeant name namin. So, andun yung communication namin ng sergeant name ko everyday. Nag-share kami ng mga problem. Ang turing ko sa kanya ay older brother na. Pero hindi nasakop sa isip ko na isang araw tatawagin niya ako at sabihin niya sa akin na ayaw na niya ng mga walang visa. So, hindi ako nag-alit sa kanya. Naintindihan ko siya bilang Kristiyano. Amen. Alam ko, isa siya sa ginamit ni Lord para makapunta ako dito. Amen. Kung hindi nangyari sa akin ito, wala akong time para mapagkwentuhan kay Sister Owe. Wala akong time para makapunta ako dahil kinakain ng trabaho ko ang oras ko. Matagal na akong sabik na maranasan yung maka-attend sa church every Sunday. Yes. Mga katolik ko yung mga kasamahan ko sa factory, pero kapag naririnig namin sa isa't isa yung way ng worship kay Lord, andun yung mga patatalo-talo namin.
dahil kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang debate. Pero sabi ko, isa lang ang Diyos natin. Minsan, hinahamon ko sila. Minsan lang, umatin lang kayo sa worship namin. Minsan lang, kasi ako umaatin sa inyo. Minsan, pagbigyan niyo ako. Pero andun yung disappointment ko sa kanila dahil never nila ako pinagbigyan. So, natutuwa ako dahil karamihan dito mga lalaki pa. Mas marami pa yung lalaki. So, andun yung kasiyahan ko dahil andun yung pagpupursige ng mga lalaki pa. Madali silang ayain, madali silang kausapin, madaling makagaloob. Salamat sa inyo lahat mga kapatid. Ako nga pula si Sister Ruth de Gan, or sa Garay Bulacan sa Pilipinas. Amen. Welcome. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Sister Ruth. Talaga na ang Panginoon gumagawa talaga ang Panginoon ng daan. I am the way, the truth, and the life. Dahil nga, pagay na isang prodigal son, hindi naman tumalikot siya, nakalimutan niya ang Panginoon. Pero kung ngayon bumalik siya, pagay ng Panginoon nagagalap sa kanyang pagbabalik. Kasi nga, dumaan siya ng maraming pagsubok. Sabi nga sa Hebrew, dinidisipina ang Diyos ang kanyang tunay na anak. Amen. Disipina po siya at ngayon, ito lang tunay siya anak ng Diyos. Amen. At nandito siya mga kasarap natin sa pagsama. Uli po ang Diyos sa gabi nito. At napaganda po at napaka-fresh na kanyang patutuo. Nakaka-encourage talaga. Lalo na sa mga kagaya natin na akala natin matagal na tayo, di natin alam na hindi pa tayo sa dibdib. Namumuo, di ba? Pero yung mga ganyan mga patotoo, nagbibigay kalakasan niya. Amen. Para magbalik ulit tayo sa Panginoon. There are times na nananalig tayo. Meron po ba tayo ganyan, di ba? Amen. Oo, at kailangan natin laging mabat sa salita ng Diyos. Yes. At ito nga ang buwan na to, gaya nga nung sinabi natin nakaraan na sa Israel, sineselebrate po nila ang Passover. At ngayon naman, ang sineselebrate po natin, ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Ano ba ang tamang term? Celebration or commemoration? Commemoration. I think sa akin, commemoration, alalahanin. Mas maganda siguro pa sa akin kung contrary kay celebration. Why? We have to celebrate. Because what? Why? Because what happened in the prophecy in the Old Testament ay natupad. Amen. Without the shedding of the blood of Jesus, Amen. There is no forgiveness. Diba? There is no eternal life. God overcome death sa kanyang resurrection. Tapos tayo mag-celebrate. Diba? We have the eternal life. No. Jesus. Eh, pastor sa akin natin. Pasok naman pastor, diba? We have to commemorate at to celebrate kasi nga, tapos tayo magsaya. Pero huwag natin pagsaya ang Panginoon habang pinapakakuting ha. Ito naman yun, mali yun. Huwag naman. Jesus' death was the ultimate and final sacrifice. Kaya nga sabi niya sa Scriptures 10:10, ang sabi doon, that Jesus Christ offered himself as a sacrifice once and for all. Yun po. So, ultimate sacrifice na siya, di na kailangan ng ibang sacrifices na ginagawa ng mga Hudyo. So, yun nga, before Jesus was crucified, the night of the Passover, nagsiselebrate po si Jesus kasama kanyang mga disciples, nagkaroon siya ng washing of the feet, at pagkatapos, nagkaroon sila ng break of the bread. And after that, Jesus Christ went to Gethsemane Garden at nalangin siya roon. Pero sa kanyang pananalangin, ang kanyang pawis, ano po ba? Naging pawis niya, naging parang sweet blood of drops. Well, alam niyo, Panginoon, kung maaari, ilayo mo ko sa sarong ito. But dumating sa puto, your will be done pa rin sa buhay ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo sa buhay natin, your will be done pa rin, Panginoon. Hindi po yung will natin. So, Jesus ay naging obedient siya hanggang sa kamatayan. So, ngayong araw na pong, ngayong gabi pong ito, ay ating nanamnamin ang pitong salita. Salita. Huling salita. Ng Panginoong Jesus. Amen. Nung siya ay ipako sa krus. At meron kong share bukas din. Kasi hindi niyo pa siguro na bukas na lang. The seven blood sacrifice of Jesus. The seven blood offering. Kung meron sa pitong huling wika, ito na na-discover ko, meron siyang seven blood offerings. Alam niyo ba yan? Hindi pa, bukas na lang. Kasi, pauna muna yung pitong mensahero natin. Ito, purihin po ang Diyos, gabayan kayo ng Diyos sa inyong pagbibigay ng mensahe.
at huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot, at alam, isipin na ang Diyos ang siyang tayo sa inyo dito. At ang Padal Espiritu ang nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Amen. Yes, God. Hindi po ang Diyos, sa gabing ito, tinatawa ko na po ang sa unang wika, ang pasisimula po ang Sister Lenny. Amen. Amen.